So, and for today's video, gagawa naman tayo ngayon ng Milky and Creamy Gelatin. Gagamit ako dito ng 1 can ng 370 ml evaporated milk, 1 can ng 390 grams condensed milk. Kahit anong brand, pwedeng-pwede. Gagamit din ako dito ng 1 tetra pack ng all-purpose cream. So, medyo buo-buo po yung ating Nestle cream kasi galing po siya sa ref. So, okay lang pero mamaya matutunaw din naman yan. And then, maglalagay na ako dito ng 3 cups ng water. So, pwede rin naman na maglagay kayo ng 4 cups kung gusto nyo talaga na malambot ang inyong gelatin. Pero ako kasi gusto ko kasi firm na firm. So, 3 cups lang po yung ginamit ko. Haluin ko lang and then ilalagay ko na ang 1 sachet ng unflavored red gulaman powder. So, haluin lang natin ito hanggang sa matunaw or wala na tayong nakikita na buo-buong gelatin. And then, bubuksan na natin ang ating kalan. So, pakukuluin ko lang ito. At tuloy-tuloy lang po yung paghahalo ko kasi baka masunog yung ilalim. And then, kapag ganito nga po na kumukulo na siya ay isasali na natin kaagad sa mga gagamitin natin na molder kasi mabilis po siyang tumigas or mabilis po siyang mag-set. So, as usual, 6 po ang ginamit ko na molder dito, yung leche flan molder. So, pwede po kayong gumamit ng inyong paboritong design na gulaman molder. Okay, so set lang natin ito hanggang sa ito ay tumigas. Ayan, so naset na natin ito. Hindi ko pa po ito nilalagay or chinichilled pero nag-set na po siya. So, medyo lumamig na siya ng konti. So, syempre, pwede nyo po itong i-ref kung gusto nyo na i-serve siya ng malamig. Ayan, so ang ganda ng ating gulaman. Okay, titikman na natin ang ating gulaman. So, tamang-tama lang po yung tamis niya at talagang napaka-creamy niya po at napaka-milky niya. So, ayan, thank you for watching. Try nyo na rin gumawa neto. Bye!